Hi Connie, ang ininspeksyon ng airport authority yung terminals 1, 2, 3 and 4. At sa ngayon ay hindi pa naman ganun karami yung dagsa ng mga pasahero dahil inaasahan naman nila na relative to yung undas vacation long weekend, mga Wednesday daw nila inaasahan yan. Pero ganun pa man ay nakikiusap pa rin yung Civil Aeronautics Board sa mga pasahero na sundin pa rin yung 3-hour rule kung ikaw ay international flight at 2-hour rule na pagdating dito sa airport dahil starting Wednesday especially ay inaasahan na hahaba ang queuing sa lahat ng stages from handling of your luggage at pag-verify ng iyong travel document. So kailangan maglaan ka na oras dahil sa pagpasok pa lang sa pre-departure area ay aasahan na rin daw ang paghaba ng pila hanggang sa pag-check-in, hanggang sa immigration at yung papunta rin sa iyong boarding gate. Kanina nga merong, lalo na kung halimbawa pasahero ka na may kasama kang bata o kaya merong komplikadong bagahe kagaya ng armas. Kanina meron isang pasahero ko na na-miss niya yung flight niya dahil sa complication ng kanyang isasakay na barel. So kung may mga ganyan kang complication, may mga gamot ka that needs prescription, dapat ay dala mo para may makasan yung trouble na ganun. Kanina ay umaba lang yung queuing Connie doon sa may immigration. So ito yung mga palabas ng bansa dahil aminado rin naman ng MIAA at ang immigration na kulang na yung kanilang booth. Bagamat meron tayong 5 bago na e-booth para doon sa mga e-passport na hindi mo na kailangan dumaan sa manual na face-to-face with an immigration officer. Ito yung swipe mo lang yung e-passport para madali yung pagpasok mo at ikaw na magsisticker ng iyong arrival o departure sa iyong passport. Maliban sa mga sitwasyon na ito, ay wala namang untoward incident pa sa 4 na terminals natin. At na meron din kasi sila napansin na pattern na ating mga kababayan na natuto na rin na spread out ang days ng kanilang pag-alis. Siguro iwasan din nila talaga yung pagdagsa ng mga pasahero. Kaya marami rin yung umaalis ng maaga o hindi sumasabay. In fact, ay kahit nga daw mismo araw na naundas o bispiras, ay may mga umaalis pa rin para lang huwag sumabay. At nagpapalipas talaga ng undas holiday bago bumalik. Magandang pattern naman daw yun para talagang hindi magsiksikan. Dahil alam naman natin na yung capacity, ng under capacity na yung ating terminals dito na nakakapag-process lang ng 42 million passengers a year at ang target dyan ay maging 65 million. Wala pa tayo sa stage na yon. Kaya aasahan pa rin natin yung aberya kapag hindi tayo dumating na maaga, Connie. Oh, yung alam mo na yung mga recent na mga aberya, isa din doon yung syempre yung kakulangan din sa mga tauhan ng mga airline companies. May ginagawa na ba ang MIAA para at least makausap yung mga airline companies para hindi na muling maulit ito? Oo, meron daw silang constant coordination with the airlines kasi kuminsan ay hindi maintindihan ng mga pasahero kung what caused the delay. Meron daw sasabihin ay kasalanan ng airport facility. When in fact ay yung ang delay naman ay doon attributable sa mga airlines. Mm-hmm. Sa ngayon naman, Connie, ay may assurance naman na for example all tubes are working at lahat naman ng counters ay binuksan na para sa inaasahang pagdagsa ng mga tao. At ang sinasabi lang din ng MIAA sa mga airlines ay magtalaga at nagtalaga naman daw ng karagdagang tao nila para 4 counters are open para mas mabilis yung check-in ng mga tao at hindi maipunan ng tao doon sa pre-departure area, Connie. All right. Thank you very much, Mark, sa iyong update sa amin. Thank you, Connie.